Hi everyone, so good day. Sorry, medyo haggard pa yung itsura ko kasi galing ko lang sa labas for the maintenance of LSA with third officer. So kakatapos lang namin. It's almost 4 p.m. here in the afternoon. We're now passing in the Strait of Hormuz. It's between the UAE and the Iran and here in the Gulf of Aden or Persian Gulf. We're now going to Saudi for loading. And it's my rest hour right now. Mag-internet sana ako, but we don't have internet connection right now because siguro we're now with the high-risk area for this anti-piracy, I guess. That's why we don't have internet. So, I'll try to give a common interview question. I'll try to do with this vlog. For a deck cadet or kahit engine cadet, pwede na din natin isali. Gawin na lang natin in general yung mga common interview question kasi kadalasan at the first interview is all about your personal life or personal question. Nagkakaiba lang yan sa next interview kung meron ng final interview ng mga technical question for deck at engine. So, bago ako makarating kung nasan man ako ngayon, I always said to myself na once I have a company, I'll try to share some of my knowledge and experience on process. Hindi ako sanay masyadong mag-talk or giving some speech or speaking like this one in front of camera, but I'll try my best para ma-share yung makakaya ko. So I hope that this one can help all the aspiring young seafarers who has also a dream to have an international shipping company or kahit sa mga inter-island na mag-apprenticeship or cadetship. Bala ko sana pagsamahin yung common interview question at yung tips for your interview kaso mukhang magiging mahaba. So, I'll try na isunod na lang yung tips for that. O nga pala, before I start, yung mga ibibigay kong common interview question, naranasan ko dito sa mga na-interviewan ko dati sa ibang shipping company. And I'm very thankful sa last interview ko with my company right now. I had a chance to have a briefing with the fleet manager before I go to interview with the principal interview on the cruise. So, yeah. So, thank you so much, sir, sa mga advice at sa mga tips. Yung iba na ma-share ko dito ay credit sa kanya. At malaking tulong yun. Okay, so, let's start. So, question number one. Common interview question number one. So, as usual, ito yung pinakaunang tatanong sa'yo. Once na nakaharap ka na sa mag-interview, ready or not, they will say, tell me about yourself or introduce yourself. But I guess with these two, the tell me about yourself and introduce yourself, there's a difference between the two. I guess because for introduce yourself, you can say na hindi naman yung mala MMK na ikukwento mo yung buhay mo. Pag introduce yourself, you can say your name, address, birthday or age, and your course na natapos mo. And any experience, work experience out there. And for introduce yourself, yan, dyan naman papasok yung parang summarize mo since college hanggang sa naghanap ka ng work or nagkaroon ka ng apprenticeship if meron man experience. Because hindi na uubra yung pati yung high school life mo, isama mo dun, hindi na yun. So if may degree ka or honor at school, work experience, even if land-based or sea-based, pwede mo siyang isama doon sa introduce yourself. So, ayun, pag nag-introduce yourself, huwag mo naman samahan ng hobbies or any talent kasi di ka naman sa PBB may interview. Kasunod nun, pwede mo na din sabihin, if may, like what I said, yung may experience ka land-based or sea-based man, pwede siya isama kung ano ang duty mo doon. And if fresh graduate ka naman, pwede naman yung mga natutunan mo nung college ka, sa subject, kung saan ka nahirapan, at kung ano yung pinakagusto mo. So, ganyan yung mga construct ng tell me about yourself. At dapat on point at connected siya sa ina-apply mong posisyon. Huwag mo lagyan ng marami pang, kumbaga, palabok. Huwag mo lagyan ng parang ganito lang yan. Sabi nun sa akin, for example, tinanong ka ng tell me about yourself, interest yourself, at least direct to the point. You know, gets nyo ba? So, parang ganun, huwag nyo siyang malapagent na, hi, this is me. Like that, something like that. So, huwag ganun. Also, don't be overconfident also. So,
I remember na sa akin, nung introduce yourself pa lang, parang umabot na siya ng almost 15 minutes. As in, lalo na sa mga foreign principal, dapat yung sasabihin mo, alam mo, hindi yung parang nagtatranslate pa sa utak mo kung ano yung sasagot mo. So, diretsong English siya in that 15 minutes of your introduce yourself and like that. So, ayun, tumagal siya ng almost 15 minutes. So, take your time lang. Mas maganda, mas mahaba rin na makikita mong interesado sila. Kasi dun pa lang sa tell me about yourself, makikita mo na kung interesado sila sa'yo at hindi sila nabobored sa sinasabi mo. So, magka-cut lang din naman sila automatic if nonsense na yung mga sinasabi mo dun sa interest yourself. Eh, di dun pa lang parang strong impression na sa'yo, like almost 15 minutes into the search so pa lang, English pa, marami ka nang sabi. So, makikita nila you are good in communication. For sure, magiging strong foundation mo yun sa interview. Common question number 2. For this, what is your strength? Or what are your strength? And yan yung pangalawang tanong commonly sa mga interview question. I guess lahat naman tayo may strength or asset ba? You know yourself, so pwede mong sabihin na yung eagerness mo sa trabaho, like, I believe my greatest strength in life is my determination to strive hard in order to fulfill my dreams. Eh, mga ganyan, common yan eh. O, diba, mga ganun. That you are craving to learn more in every aspect and become more knowledgeable. Marami pa tayong strength. Like, kung ikaw magaling ka mag-give ng speech or talk to others, isa yun sa strength mo. And like, you can work under pressure, mga ganung bagay. Basta ipakita mo lang yung passion mo sa dreams mo. Pwede mo yun as your, sabihin as strength. And also, your strength must be contrast to your weakness. Yeah. Common question number 3. Number 3 is, what are your weaknesses or weakness? So, as usual, kung may strength ka, may weakness ka. Siyempre, sino ba yung taong walang weakness, di ba? Kahit nga superhero, may weakness sila eh. So, for sure tayo, hindi man natin aminin, pero yung ibang tao yung makakakita madalas ng weakness natin. So, be open if sabihin sa'yo and take that advice. Pwede mo sabihin dito yung like, madali kang maapektuhan or if may pagkakamali ka, di mo matatanggap agad. Pero, syempre, tatapusin mo yun in a positive way. Kung paano mo siya maitatawid, parang ganun sa tanong na ito lang yung mabibigay ko kasi may kanya-kanya tayong weakness at mahirap isa-isahin yan. So, ikaw yung mas makakilala sa sarili mo. So, isipin mo na kung ano yung weakness mo. And, yeah. So, common question number 4. How do you know about our company? Ayan. As usual, pag, lalo pag principal interview na, isa yan sa mga tanong, paano mo nalaman yung company namin or yung about sa gantong barko or principal? Ayan. Pagka principal interview, sabihin mo kung paano mo nakita yung company. Like, kunwari, nakita mo siya sa post ng social media or may nag-refer sa'yo, of course talaga mag-apply ka sa isang company to do the research first. Syempre, i-check natin if legit ba siya, kung maayos ba yung barko nila, ganyan, and ayos ba yung company nila sa mga tao, sa money, ganyan. And ayun, basahin mo din yung background nila and yung mga offer nila. For the sure, yung principal will be impressed if may masasabi ka about sa background ng company nila. Kasi may isip nila, okay to ha, nag-research siya at mukhang interesado talaga, mga ganun ba. So, pag how to know about our company, if usually, second interview siya natatanong. So, pag nakapasa ka sa first interview, mag-research ka na about sa company na yun. So, yeah, make some research about it. And, yeah, you can do it. Question number 5. Where do you see yourself in 5 years? Ayan. Yun yung mga kadalasan din tanong agad. Diyan mawala sa top 5 question. Yung where do you see yourself in 5 years?
as a cadet, I think sa question na yan, dito nila kasi titingnan yung mindset mo. Or if may plano ka ba mag-grow sa career mo na yan, pwede naman mag-plastikan eh. Like, kahit di ka sure, be confident, pwede mo sabihin na, I see myself as one of those pioneering employee of this company. It might be one of the great and competent officer on board. Mga ganyan, pwede mo sabihin niya sa, where do you see yourself in 5 years? Kasi I guess dito, titingnan talaga yung, may plan ka bang maging loyal sa company or magstay sa kanila hanggang sa maging officer ka. And isa rin siguro na magandang sagot sa where do you see yourself in 5 years? So, di ba usually, pag-interview, suot mo dyan yung mga type B uniform, you know, white polo and black pants with the shoulder board. You can answer that, I can see myself in 5 years that this uniform is still fitting me. You know what's the meaning of what I'm saying? Like, because in 5 years, you can see it. After graduation, di mo alam kung tutuloy ka pa ba sa career mo or mag-iiba ka na ng career, makapag-apply ka sa ibang trabaho. Because hindi natin alam, may kanya-kanya tayong kapalaran. So, much better siguro yung mindset mo na makikita mo yung sarili mo na suot mo pa rin yung uniform kung ano yung pinagtapusan mo nung college at pinangarap mo habang nag-a-apply ka. So, I guess that's one of the best answer also for that question. Yeah. Next question. How long will you work for this company? Ayan, pag mga principal interview, that lagi may ganyan tanong. Lalo na pag cadetship kasi, sabi ko, isa sa tinitingnan nila yung loyalty. Kasi kumbaga sa kanila ka magsisimula, sila ang magbibigay ng chance sa'yo. If di ka man sure kung hanggang kailan ka, sabihin mo pa din, it's a matter of give and take, as long as the company need my service. So, yung mga ganyan. Kasi diba, rare lang yung mga ganyang opportunity. So, ipakita mo na lang na willing ka mag-grow sa company nila. So, I think that's the best answer for that. How long will you work for this company? Yeah. So, next question. It's almost common question. How to tackle bullying, discrimination, or harassment? You know, it doesn't matter if you're a woman or a man. This bullying, discrimination, and harassment, anyone on board can experience that. But as a woman in a maritime industry, isa to sa palagi na hindi nawawalang tanong sa interview. Kasi alam naman natin that maritime is male-dominated industry according to research that women only represent 2% of shipping industry. I think bullying, discrimination, and harassment are problem for both male and female seafarers as what I said earlier. Pero sa panahon ngayon, there's a lot of ways how to handle it. Especially now, we must have a gender equity. Equity is about giving fairness to everyone, whether you are male or female, or any gender identity you have. Equity gives people access to the same opportunities, and the goal for that is equality. Everyone is equally valued regardless of gender. What men can do, women are also capable to do it. We are women, not just a woman. Fear is nothing but only a product of our imagination. So, ayun, minsan sa interview, para lang din yung sagot sa Q&A sa mga pageant. Dapat on point at malaman. So, if you ever answer that kind of question, it must be deep. Like, something deep and meaningful. Expected salary. Depende kung makarating ka sa point ng interview na tanungin ka ng expected salary. So, hindi na siya common interview question. Kasi, ayan, pag-usapang salary na, isa din to sa magiging malaking impact ng interview. Kasi, pag na-discuss na to, trust me, there's a high possibility na ma-hire ka na doon sa company na yun. At, it makes sense talaga na nagawa mo or nasagot mo ng tama yung mga tanong sa interview pag dumating na sa expected salary yung usapan.
As a cadet, don't be choosy at never ka magbigay ng halaga kung magkano ang expected salary mo. Lalo na nagsisimula ka pa lang, pwede mong sabihin na lang na I expect that the salary offered will be in line with my skills and ability as well as comparable for my positions and responsibilities. So, ayun, huwag tayo mag-expect agad na mataas. Sa inter-island nga, pumayag tayo na 50 pesos per day, di ba? So, yeah, magiging juicy ka pa ba? A second date experience is much more important, I guess, yung experience mo kaysa doon sa salary. So, yung malaking salary, bonus na lang yun, if may kalakihan. And pag sa salary din, depende din kasi yan sa principal at sa klase ng barko na masasakyan mo. Iba-iba yung rate niya. So, yung sa amin is like around... yun. Ganun yung rate dito. So, for technical question, ayan, tapos na tayo sa mga common question. Dito tayo sa mga technical question. For deck, as usual, sa mga technical question, yung mga major subject natin na nag-aaral pa tayo. Yun lang yung aralin nyo, like about navigation, safety, ISM code, ISPS code, MARPOL, call regs, flags and pennants, Ayala voyage system, MLC, navigation lights, safety and mooring, snapback zone, working alope, hot work permit, entering enclosed space, at hindi mawala ang box ng compass. So, ayun, huwag kayong matakot kung mag-apply kayo ng, kunwari, tanker or bulk, general cargo. Hindi naman nila kayo tatanungin ng about sa kung ano yung trabaho sa barko mismo. So, usually, ang mga tanong lang sa technical question ay yung mga napag-aralan ng college. So, ayun lang. So, review lang. So, ayun na yung mga common interview question. And I wanna share din nung interview ako, nung principal. Isa sa mga bonus question is the pros and cons of Wi-Fi or internet on board. Magbibigay ka ng advantages and disadvantages ng internet connection sa barko. So, you can elaborate naman, parang self-explanatory na din yun. And tips lang, pag natapos na kasi yun, bibigyan ka nila ng time or chance para makapagtanong sa kanila. So, I guess one or two questions is enough. Like, yung question, pwede mo maipakita na interesado ka sa kalakaran ng company. Ng mga ganun tanong, like, ako noon bilang babae, so, ang tanong ko noon sa principal interview ay, how your company handle a woman in this industry? So, di ba, parang may impact yun. Kaya, as a question na may sense, kasi parang limited card lang yun. And if patapos na yung interview, give a short message, like your appreciation message, na binigyan ka ng opportunity so that they can see na hopeful ka na maging part ka ng company nila. After an interview, palipasin mo ng mga ilang oras or 30 minutes something, mag-send ka naman ng thank you email. So, opportunity na bigyan nila for sure yung email naman na nag-interview sa'yo ay nandun. So, send an email, appreciation or thank you email, at ayun nga, I hope na nakatulong to, lalo na sa mga aspiring young shippers pa lang na susubok. Anyway, have a fair winds and calm seas, mga kabaro. God bless. See you on my next video.